Bagamat syudad ang lamitan sa Basilan, maliit lang itong komunidad, magkakakilala ang mga tao. Kaya naman, mabilis na naging usap-usapan sina Marimar, Jolina at Bea dahil sa nangyari sa kanilang mga mukha. Nakakatakot po yung itsura nila pag maglabas paggabi. Mukha na siyang witch. Lumulobo na ang mga mukha nila. Sobrang tangos na ng mga ilong nila. Mahaba na rin yung mga baba nila. Pare-pareho kasing namaga ang mga ito. Namula, nanigas, at nagbukol-bukol pa. Minsan pinagtatawanan nila ako. Kulang ka na lang walis. Lilipad ka na. Parang witch ka na. Pero gusto lang daw nilang linawin. Mabubuti silang mga tao. Kahit pa may mga natatakot sa kanilang itsura. Biktima sila. Hindi naawat ang magbabarkadang ito na magpaturok ng kung ano-ano sa parte ng kanilang katawan na gusto nilang umumbok. Taong 2018 daw nung nakilala nila ang akala nila ay beshi o best friend nilang si Bella o Belay, Becky rin, na nagtrabaho sa Malaysia. Hi sis! Gusto mo bang bumanda? Oo naman. Inalok daw sila nito ng instant retoke sa halagang 500 pesos. Bagsak presyo. Pagbibida raw ni Bella ang ituturok niya sa kanila, Class A Silicone Oil. May dala siya, picture, mga modela. Maniwala yung mga tao magpaturok sa kanya. Hindi rin ako naniniwala yun, pero parang pati sarili niya, inaano niya rin, sabi niya, kahit daw siya, nagturok daw siya. Ang una raw na engganyo, si Bea. Dahil maganda naman daw nung una, ang kinalabasan nito, gora na rin sina Marimar at Jolina. Saan ka nagpaturok una? Sa ilong, tapos sa pisngi, tapos dito. Sabay-sabay? Dalawang araw, tatlong araw. Pero una-una, wala pa isang buwan, maganda ang kalabasan. Nung una, satisfied naman daw ang tatlo. Sakto. Pero matapos ang dalawang buwan, nagsimula na ang kanilang kalbaryo. Ang ilong ni Marimar, nabutas pa raw. Paano nangyari yun? Parang pagtusok sa akin, ganun mahapdi. Oh. Parang mahanghang. Kinabukas sa pag-uwi ko sa bahay, parang naano ng tubig na mainit. Tinanggal ko, nabutas talaga. Kasi talaga isang kamay ko. Pwede ko bang hawakan? Ito yon. So malambot tong part na to. Ito sa pisngi. Matigas. Matigas. Pahawak din ha, Jolina. Ay, ito medyo parang nanigas na lang gusto, no? Tapos yung kay Bea, patingin nga nung sa lalamunan mo. Bukol-bukol talaga eh. Umumbok hanggang leeg. Ano yun? Parang lumipat? Patni. Tapos hindi lukotokalon. Nakansin ko ito bukas na po, naawa. Nasabi ko, nilukol naman ako. Unti-unti po, lumalaki ang ilong ko, tapos hindi ito kumahaba. Tapos ah, hindi ganyan dati? Ah, oo. Hindi. Maganda. Mga magdalawang buwan, parang humaba ng humaba. Tapos ngayon, may bago na po ito na umabas. Maliliit. Oh, minsan pa, dito, dugo-dugo dito ko pag ginagano kumakati. Sumasakit ba? Pag masyadong mainit, minsan mahapdi. Pumunta lang. Kasi palagi po siya na-expo sa init. Kasi nagbabarbecue po siya. Ang ano sa amin, hindi kami pwede expo sa init. Sa isang linggo, 3 times na ako papasok ng parlor. Kay binubulig po ako, tinatawag na ako Pinocchio, witch. Kulang na lang po daw ako walis para lilipad na ako. Hinayaan ko na lang po. Nangyari sa mukha mo, sabi niya. Kinagat ako ng honeybee. Pero di ba, Jolina, panay-panay na ibabalita naman ito? Dito sa aming programa mismo, may mga na-interview na kami na nagpa-inject din eh. Tapos, hindi rin maganda yung epekto. Hindi nyo ba nabalitaan yun? Hindi kayo natakot? Nabalitaan po din yun. Natakot din po kami. Pero po sabi niya, iba daw din yun, petroleum jelly. Yung sa kanya daw, class A na silicone. Pero ang kina Bea, Jolina at Marimar, hindi raw petroleum jelly o silicone oil, kundi baby oil pala. Bumili din po ako, tapos inamoy ko, yung tinurukan ako, parang may amoy. The same ang amoy niya po. Pinapaamin ko po siya. Umamin ka sa akin, ano ba talaga tinuturok mo sa amin? Okay lang yun sa amin, may trust maaga. Alaman namin at maatap ng paraan. Si Bea, meron ding inamin. Siya nagturok mismo? Nung first, oo. Tapos, nung sumunod, ikaw na? Oo. Oh. Anong ginamit? Lili oil. Linaksan ko kanito po. Nakilip ko ako. Lili oil. Baby oil. Po. Nakilip ko. Nakulit na po ako sa bahay. Nakulit na po ako naturok.
Sinubukan din daw nilang hanapin si Bella o Belay, pero tila naglaho na raw ito. Parang may narinig kung nagpunta doon ng Malaysia. Marami din siya, parang naturok niya siya kasi alam niya talaga ito kalabasan. Ayon sa cosmetic surgeon na si Dr. Oro Quiñones, lubhang napakamapanganib ang pagtuturok ng baby oil sa mukha. Iniisip nila na pag ininjikan ka nung materials na yun, gaganda ka. But the saddest thing is the consequences are hindi siya maganda. Sa mga hindi pa nagpapa-inject nitong baby oil or yung oil na to, huwag na po kayo magpa-inject because ang consequences nito is nasisira po talaga yung mukha dahil sa fillers na to. But this is not medically approved to be used para sa mukha ng tao. Go for a legitimate, a licensed doctor who will going to administer this particular filling materials sa mukha niya. Pero nasaan na si Bella o Belay? Sa videong ito na in-upload sa Facebook, nakunan ang aktwal ding pagtuturok sa ilong ng isang customer. Oh my God, amigo, in-straight na yung nose line. Ang videong ito, kuha pala sa Pagadian sa Zamboanga del Sur na malapit lang sa Basilan. Ang nakita sa video na nagtuturok, ang hinahanap nga ba ni na Bea Marimar at Julina na si Bella o Belay? Papakita ko lang tong video na nakuha namin na may nagpapaturok din. Baka kasi familiar sa inyo yung boses nung nandyan, yung nagtuturok. Pakinggan nyo lang yung boses nung nagtuturok ha. Familiar ba sa inyo yung boses? Ang Becky o customer na tinuturukan sa video, natagpuan ng aming team sa Lanao del Norte. Siya ang makeup artist na si Lara. Na-pressure lang daw siya ng kanyang kababata na magparetoke ng ilong. Oh my God, amigo, in-straight na yung nose line. Ako may time hindi ko pwede sa doctor. Ginagano na siya upa-inject. So, balakan. Kwento niya, 1,500 pesos ang siningil sa kanya para di umano sa collagen injection na hindi hamak na mas mura sa filler injections na isinasagawa sa cosmetic clinics na inaabot ng 25 to 50,000 pesos. Medyo nagduda na ako, sabi ko baka hindi po talaga collagen yung tinurok po sa akin. Yun nga lang, ang sinasabing collagen oil na ipinanturok daw sa kanya, nakalagay lang sa bote ng mayonnaise. Nagtaka na po ako dahil kung bakit sa mayonnaise po nilagay. At saka hindi po pinakita sa akin kung paano niya ginawa. Sabi nila, pinainit lang daw yun para matunaw. After 1 week po, naramdaman ko na masakit na siya, kumikiro. Natatakot po ako na mawala po yung ilong ko, mas lalo po siyang pumangit. Ayoko po maging katulad sa kanila, pero nagkamali po ako, pumayag po kasi ako sa ano ng kaibigan ko. Ang nagtuturok sa video, ang Belay o Bella nga bang hinahanap ni na Bea, Marimar at Julina. Familiar ba sa inyo yung boses? Ano yung amigo, in-straight na yung nose line. Hindi po. Kasi hindi yun siya Bisaya. Ah, hindi siya Bisaya. Anong salita niya? Kawalo. Ang nag-inject po sa akin ay si Ramil po, taga Pagadian City po siya at hindi po siya mukhang babae po. Bisexual po siya at may asawa na may anak. Sinamahan ng aming team ang magkakaibigan na dumulog sa NBI o sa National Bureau of Investigation. Nagpagawa sila ng cartographic sketch ng suspect na si Bella o Belay. Posible siyang makasuhan for yung illegal practice ng medicine dahil hindi naman siya lisensyadong doktor. Isa pa rin itong pangluloko. Posible siyang makasuhan ng estafa kasi meron siyang misrepresentasyon na ginawa. Penalty na magre-range sa fine hanggang pagkakulong pende sa mga ebidensya. Yung nagawa niya sa amin, huwag niya nagawin sa iba para hindi na pumaano ang kasalanan niya. Baka gusto niyong manawagan? Baka meron dyan mga makakatulong para maalis yung tinurok sa inyo? Nanawagan kami, mabuting kalooban. Gusto namin ng tulong. Matanggal po kung ano sa mukha namin ngayon.
Nagpakonsulta rin ang tatlo kay Dr. Oro Quiñones. Ang tawag doon is sclerosing, yung nabubulok, sclerosing lipogranulomatosis. Yung sclerosing, yung hardening ng tissue, mabubulok siya. Yung lipogranulomatosis naman, yung fats, ini-engulf niya yung foreign body na nagmumukha siyang mga locules. At nito lang Miyerkules, sinimulan na ang unang session ng kanilang operasyon. Para akong nanalo sa loto. Tal naiyak ako sa tuwa. Masaya ko ngayon, di mabili-bili ng ilang milyon ng pera. Sabang-sabang. Nagpapasalamat po ako sa ngayon mga Jessica sa network niyo. Salamat sa kakaibigan namin nagtumulong para mag-visit po sa inyo. So 3 days, pinapabalik ko sila for check-up. Lilinisin ko rin yung mga food nila. And then pwede na sila mag-fly in the afternoon sa province nila. Lesson learned na lang, no? Baka mamaya may mga maingganyo rin dyan. Huwag na po magpaturok para gaganda. Tinanong nangyari sa amin, sa aming tatlo, ito na sobrang ang ganda. O, nakikita nyo naman po, nagiging witch na Pinocchio daw. Okay? Mm-hmm. Ano-ano? Yung nakaklakas yung iba na ang takami sa kanila, yung nakaturok. Yung hindi ka naturokan ay sana po. Ano po kayo nakaturok? Kung ano po kayo kung ano, meron kayo kayo. Makontento na, no? Marimar. Tubig at dasal na lang. Huwag na sa baby oil, no? Huli man na nung sila'y natuto ng leksyon, sana magsilbing aral ang nangyari sa kanila sa iba pang posible ring maloko.